Ilang gay bar ang pinuntahan mo, ang pinagsayawan mo that time? So, ang napasukan ko ay yung Mankind. Mankind. Makisig. Makisig. White Bird. White Bird. Ano pa? Hercules. Hercules. Adonis. Adonis. Ano pa? Ano pa ba? Yung Hotmail. Ang dami mo na palang pinagdaanan. Pero dun sa mga bar na binanggit mo, kumusta ang naging sitwasyon mo noon? Nakatulong ba sa'yo o yung mas lalo kang nalugmok sa putikan? A few moments later. Ang ano natin. Anyway, mga kaibigan, maganda nga araw po sa inyong lahat. Ayan. Welcome sa ating vlog. Ako, Diyos ko, kinakabahan ako ng konti, ng light, very light. Dahil ang guest ko ngayon eh ito dati ko tong alaga eh. May ginawa kaming mga shows, may ginawa kaming mga film before at ngayon na ulit kami nagkita. Ayan, please welcome JC Santos. Ayan. Ganda ng po sa inyo lahat. Ayan. So si JC po ay dating alam mo, nagulat ako sa kanya kasi that time nung uli kami magkita, medyo aligaga pa to. Hindi ko alam kung bakit, paano naging going straight na ito ngayon. At napakayaman na niya. Sobrang nagulat ako dahil nung mag-PM siya sa akin, sabi niya, gusto niya ako i-meet kasi gusto na daw niya ulit magbalik showbiz. So dahil naging alaga ko siya before, nakagawa kami ng project ng mga talagang kasagsagan din ng mga indie film noon. Ayan, nagbabalik siya. Pero this time, hindi siya basta nagbabalik lang kasi o tingnan mo, ang yaman, di ba? Ang mga alahas, Diyos ko, nagmumura ang mga watch. O, anong tatak ng watch mo? Access. Wow, di ba? O, siya lang ang may access dun sa watch. Ako wala nga nga. Anyway, mga kanya. Ito na, JC, paano ka, 2013 tayo huling magkita. Paano nawala ka? Paano ka nawala sa circulation that time? So ang nung nawala ako nung nagkahiwalay tayo ng 2013, so nagtrabaho muna ako sa PRC sa karerahan ko ng kabayo. I think teka lang bago natin yan, bago tayo pumunta diyan, ilang gay bar ang pinuntahan mo, ang pinagsayawan mo that time? So ang napasukan ko ay yung Mankind. Mankind. Makisig. Makisig. White Bird. White Bird. Ano pa? Hercules. Hercules. Adonis. Adonis. Ano pa? Ano pa ba? Yung Hotmail. Ang dami mo na palang pinagdaanan. Pero dun sa mga bar na binanggit mo, kumusta ang naging sitwasyon mo noon? Nakatulong ba sa'yo o yung mas lalo kang nalugmok sa putikan? So actually naman, doon naman sa pagpasok ko sa gay bar, so malaking itulong lalo na sa financial at sa family ko. So doon ako nag-exist na umangat din. So marami rin ako nakilalang tao, mga kilalang tao about doon sa naging trabaho ko. At yun naging step stone ko sa pag-angat din. Pero hindi mo kinakaya na ngayon eh, asinsado ka na, hindi mo ikinahiya kung saan ka nang galing? So ako naman, so hindi ko naman ikinakahiya yung trabaho na yan kasi yan rin naman ako nagmula at yan rin yung nakatulong sa akin, pati sa aking family. So kaya thankful rin ako at na-try ko rin nakapasok sa gay bar. Maraming pasalamat. Sa gay bar na pinasukan mo noon, ano yung mga worst na nangyari sa'yo that time? Kagaya ba ng mga ano? Mga nangyari sa'yo na hindi maganda. So, yung mga may asawa yung naging guest ko. Guest mo. May asawa, habulin ako. Hinahabol ka. May mga guest rin na bubudulin ka rin. Bubudulin, hindi ka babayaran. Hindi ka babayaran, syempre. For entertainment naman, syempre, minsan tatakasan ka, walang tip, ganyan. Walang tip. So, maraming experience sa trabaho ko naging ganyan. So, sulutan yan, marami. So, marami rin ako naging experience pagdating sa bar. Mas lalo akong humasa. Oh. Naranasan mo ba noon na halos gabi-gabi kumikita ka pero gabi-gabi rin nawawala ang pera na kinikita mo? Oo, so ganito talaga. So easy money, easy rin maubos talaga. Maubos. Kaya ang kailangan pagka kumita,
gastusin yung, pag kumita ka ng 10, tabi mo yung tatabi mo yung 7, gastusin mo lang yung 3 para mas marami ka maipon. Para may maisave. Tama. Nakailang ba din ka na nakarelasyon sa gay bar? Sa akin, wala eh. Wala? Puro lang, guess lang talaga. Puro lang ano yun, walang feelings. Wala talaga, wala akong naging karelasyon na bakla talaga. So, ayun ang amin. Pero yung mga babae yan, meron. Babae na guest. Oh, guess, oh. Bakit hindi ka pumapatol sa badi? Wala kang naging experience sa badi? Meron naman ako, yung si high school ako. Nakailang bading ang nakagalaw sa'yo? Siguro, kung tatlo? Tatlo lang. Oo. Sa loob ng gay bar, hindi ka nagalaw? Sa loob ng hindi pa ako na... Sa VIP? Wala, hindi pa. Ah, walang VIP wala, yung mga inalaman? Wala pa. Pero puro lahat babae? Puro babae lahat. Oo. Saan mo nakilala yung mga bading na yun? Nung sa labas yun, hindi pa sa bar eh. Ah, hindi sa bar. Ano ko, since high school lang ako yun. Anong dahilan? Bakit ka pumatol sa bading na tayo? Ah, na-curious lang ako. Siyempre high school life. So, na ano rin, lalo na bumagsak ako nun sa ano eh. Basta yung isang mali tumulong sa akin, kaya yun, napanapit ako sa kanya. Teacher? Teacher. Oh. Dun ka bumigay sa kanya? Oo, dun lang. So, anong, nakailang buwan kayo or ano? Wala. Ilang beses na may nangyari sa inyo? Siguro mga 2 times lang. Two times lang. Yung the other two ano na bading na pinatulan mo. Ano naman ang ano niya? Ano naman ang status niya? Bakit mo siya pinatulan? So parang syempre high school pa ako, syempre wala pa ako masyadong alam noon, kumbaga. Saka sobrang bait niya kaya magaan rin yung lobo sa kanya, kaya may nangyari na bagay na ganoon. Siya rin yung tumulong din sa akin. Ah, dahil mabait talaga. Ganoon naman ang mga bading, yun lang ang panama talaga. Kasi wala mga pokelya, di ba? So, paano mo nalampasan yung ganung bagay na, yung, kasi alam ko, puro kabadingan yung mundo mo, puro ano, ang daming tukso, ang daming, maliban sa tukso, may mga drugs pa, may mga illegal pa na ano. Dumaan ka ba sa punto ng buhay mo na, parang feeling mo, nagpapariwara ka na? Actually, yung trabaho ko sa bar, kasi iba-ibang nakasalumuha mo ng mga tao, kagaya ng mga sa pakikisama, sa mga tropa, barkada. So, naingganyo rin ako. Sa totoo, sabihin ko sa inyo, nakatry ako ng mga bisyo na ganyan. Dumaan ka din? Dumaan din ako sa ganyan, siyempre. Abot na matikman din, maka-experience. So, ang hirap takasan din ng ganyang bisyo kasi abot na trabaho ko dati pang gabi sa gay bar. So, ayun yung panlaban namin sa puyat. So, naingganyo ako hanggang sa tuloy-tuloy, bumagsak, lumugmok, hanggang sa, yun, pagtapos bangon pa rin. Buti yung nakakabangon ka, JC. Oo naman, ang ginagawa ko kasi, nananalangin ako sa Panginoong Diyos, yan ang lagi kong mailayo ako sa mga tukso at sa masamang gawain. Teka lang, di pa ako tapos dun sa bading. Yung bading na tatlo na yon na naka-relasyon mo, na naka-experience mo, nakikita pa kayo ngayon? Wala na, hindi na. Wala na kayong, high school pa ako nun. Wala na kayong communication. Gustuhin ka ng bading dahil ikaw ay isang dugtungan mo. Gusto? Maliban sa, of course, maliban sa callboy ka, maliban sa pinagdaanan mo yun, si JC ba? Siyempre magtatanong yung mga audience natin, si JC ba, Super Dakota? Sudak naman. Sakto lang din naman. Sakto lang. Abot lang hanggang pusod. Abot hanggang langit. Charot. Lahat ba ng mga gays na nakarelasyon mo, na-satisfied mo sila? Kasi yung sakto lang. Di ko rin kasi masyado masabi niya kasi... Napasaya mo sila? Napasaya naman, siyempre. Kaya nga, marami rin silang binigay para sa akin. Okay. Kasi kung di mo yung napasaya, hindi ka nila bibigyan ng pabor. Diba? Kasi pag ang bading, hindi mo na, kumbaga kahit sabi natin mabait, pero pag wala ka na ibigay din sa kanya bilang ganti din, di ba? Parang naglalaylo din yan eh. So, compared sa bading at sa girls, alin ang mas pipiliin mo? Sa in terms of pakikisama, in terms of pagki-care. Saka pakikisama naman, siyempre mas ano rin ako sa gay din, sa bading din, kasi sobrang bait, maalaga rin. Pero siya, kung susumayin sa pagpipiliin, siyempre doon ako sa babae talaga. Kasi hindi naman mapapantayan ng bading yung
yung... Pero sa care, makiramdam yung gay, saka maging okay. Mas plus factor yun ng gays. Okay. Yun. Ano yung mga worst experience mo that time, JC, nung nasa gay bar ka pa? Nagkaroon ba ng away sa loob ng bar that time? Nagkaroon ba ng mga komusyon? Nagkaroon ba ng mga sigawan dahil sa silusan? Yung mga sulutan sa guests. Ganun meron. Sobrang dami. Ang dami na yung counter niya na. Misa, papatable ko na yung kasama ko. So, mangyayari. So, susunod, CCR lang ako. Pagbalik ko, hawak niya na yung kamay ng guest ko. So, ako hinahayaan ko. Masama rin loob ko. Pero, mas malawak akong umunawa. Kaya hinahayaan ko na lang. Kasi, ang makaka-discover naman yun yung guest ko. Sino yung mas pwede sa amin dalawa. Hindi ka napaaway sa loob ng bar? Sa loob ng bar, hindi naman. Kasi magaling naman ako makisama. Okay. At least, diba? So, paano mo nalampasan ang lahat ng mga struggle mo sa buhay na nung nagsumasayaw ka pa sa gay bar? Paano mo nalampasan yun? Siguro sa ano ko, sa nalagpasan ko siyempre, tinulungan ko rin sarili ko siyempre. Una sa lahat. Saka yun, nanalangin ako sa Panginoon Diyos na sana mabago pa yung buhay ko, na hindi lang ako hanggang dito. Nung nagbago ka ba? Nung nagbagong buhay ka ba? Sino ang kasama mo? Bading o babae? Babae ko, family babae, ko. Family ko. Yun ay nag-guide sa'yo talaga. Nag-guide sa akin. Sige, may inspiration na ako. Hindi na siya naligaw ng landas. So from there, hindi ka na nagbumalik sa dati mong gawain. Hindi. So ikaw ngayon ay happy ako sa iyo, JC, kasi nakita ko grabe yung improvement mo. Kaya natin tinapik yung kaya ko tinanong sa iyo yung about dun sa gay bar, kasi gusto kong i-emphasize sa mga tao, sa mga viewers natin na hindi lahat na porket macho dancer ka lang, hindi porket diyan ka sa putika na gano'n, wala ka ng pag-asa. Ikaw ay isang good example, ikaw ay buhay na example talaga na hindi porket nandiyan ka sa patay sindi na lugar, hanggang forever ka na lang diyan. Tingnan mo, look at you now, diba? Ang dami niyang alahas, dami niyang, mas ako nga wala akong alahas. Nahiyang ako sa kanya nang makita ko siya dahil mas mayaman pa siya kaysa sa akin, diba? Ako lang yaman, ang yaman ko lang ganda, charot. Maganda talaga si Derek Benny and Daya sa personal. Charot. No. Anyway, eto na ngayon, kasi andito na tayo sa stage na nagbagong buhay ka na, okay. Bagong bihis ka na, okay. Look at you now, sobrang napaka-decente mo ngayon. Nung makita kita kanina, nung magkita tayo, ibang-ibang JC ang nakita ko sa'yo. And happy ako nung makita kita na ganun ka na. Kasi nalulungkot ako kapag ang isang mga naging alaga ako ay nalulugmok sa putikan, na hindi na nakakabangon. Pero ikaw, happy ako sa'yo kasi nakita ko na meron kang asosasyon na binuo. Ano nung asosasyon ito? Ito pala, nagbuo ko ng isang asosyon, community. Para makatulong. Tinayo ko po na ito ay isang mafia. Ano yung mafia? So itong mafia po na to, nabuo po to is 2016. So ito po ay... Kinabibilangan niya ng mga sino-sino? Kinabibilangan niya ng aking mga advisor, tsaka ng jury. Yan po sa Bagong Sinang, Caloocan City. Ano to? Ang mafia na to ay license? So paano ba to? Po muna ay binuo namin. So to proceed po yung SEC namin. Okay. So pinaprocess na yung... Pinaprocess po. SEC, diba? Dapat meron itong license. Pero so ang nangyari po muna sa amin ngayon ay community service kami. Yan. Patulong po, kaya na po binuo yan. Yung mga kabataan po, maiwas po sa mga bisyo. Matuto pong rumispeto sa magulang. At higit po sa lahat, matuto pong kumilala sa Panginoon Diyos. Anong may advice mo ngayon, JC, sa mga katulad mo na dating macho dancer? Nakakala nila pag macho dancer, macho dancers na lang so, sila forever. So, mapapayo ko lang sa ating mga kagrupo dyan, sa mga macho dancer natin dyan. Ganto lang po, makontento lang po tayo kung ano meron lang po tayo. Git po sila, huwag po tayo makakalimot sa Panginoon. At lagi po tayo may inspirasyon palagi para bumangon po kinabukasan. At kung mabagsak po tayo sa lagi, patuloy lang po tayo, bangon lang po, kaya-kaya rin po natin lahat. At least ngayon na alam nila may buhay na saksi na hindi rin porket isa kang callboy ka na lang forever. At least di ba
Nag-improve din ang buhay. So, direct, nagtrabaho rin po ako sa government. Ayun. So, after that, bago after the gay bar era mo, saan ka na napunta? Una muna, habang sinabay ko yung pagpasok ko sa gay bar, so, nagtrabaho ako sa PRC, ang nagpasok sa akin din ay si Papa Samboy. Shout out sa'yo, Papa Samboy. Siya po nagpasok sa akin as in a inspector po. Sa karerahan po ng kabayo niyan, dyan po sa Makati. Ako. So, pagtapos mo yun, rotate lang po ako yun, bar, tsaka duty po. So, nawala po ako sa ganun. Ang sumunod naman po yung pag-bodyguard ko po. Dyan po sa Kalaokan. Oh, at least, ang dami mo palang pinagdaanan din na mga work. Hindi lang basta call boy lang talaga. So, nag-iba po ako ng mga linya. Anong hindi mo makakalimutan no, nung ikaw ay sumasayaw pa sa gay bar? Na pag ngayon naalala mo, natatawa ka o na aalala mo? Or... Siguro, nung unang pasok ko, siguro 16 years old ako noon. Unang sayaw ko, nanginginig yung tuhod ko, syempre. Nanginginig. So, pag nababanggit yung pangalan kong JC, kasi unang ginamit ko, Mark muna bago JC. So, pag binabanggit yung pangalan ko, nanginginig yung tuhod ko. So, yan. So, bumending pa ako, bumagsak ako sa stage. So, marami nagtawa. Hindi ko yun talaga, lagi ko naalala yon. So, marami akong alaala rin sa bar na hindi ko malilimutan din. Ano yung mga hindi mo makakalimutan? Ano yung mga magagandang nangyari sa iyo sa gay bar syempre, na hindi mo rin makakalimutan? Yung mga magagandang nangyari sa akin, syempre, yung sabitan ako ng 30 million, wow. Yan, 700,000, 1M, yan, syempre. Talaga? So, yan mga hindi ko makalimutan. Kaya salamat sa mga nagsabit dyan. Talaga? Kasi star dancer ka dati ng panahon. Ako. Guwapo ni JC. Pati nga ng ano mo, meron pa rin siya, may abs pa rin, may ano pa rin siya. Maganda pa rin ang ano niya. Tapos mga pati yan, ano, sa agag dede. Wala na eh. Oh, ayan. Oh, ayan, oh. Yes. Oh, diba? Patingin nga, oh, ayan, oh. Diba? May ano pa rin siya. May asin pa rin siya, diba? Hindi pa rin siya, ano. Just in case, hindi ka na ba talaga ngayon? Diba, pag may offer pa sa'yo na, ano, chorba, hindi ka na tumatanggap? Sa ngayon, hindi na po. Going straight na kasi ako. Pero, you have a plan na mag-artista. Oo, siyempre. Magbabalik artista po siya. Kaya, pinapakita ko na sa'yo. I-present kita dun sa manager namin, ha? Okay. Sa boss namin, sa Viva Max. Salamat. Pwede ka ba mag-Viva Max? Siyempre, pwede are you naman. Willing ka pang ipakita yung pututoy mo? Bakit hindi? Pwede naman. Na, okay. So, willing ka mag-frontal? Pwede. Hanggang saan? Kung ano yung papagawa sa akin, laban ako. Okay. Maraming salamat, JC. Sana hindi ito yung last time interview ko sa'yo kasi baka mamaya may mga mag-request na interviewin ka ulit, ha? Okay. So, salamat. Anong mga social media account mo? Matt Perez. Matt Perez. So, i-add nyo na lang po siya. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga kaibigan. Pa-subscribe na lamang po ng aking YouTube channel, Benny Andaya YouTube channel at ang aking official page sa FB page, Benny Andaya official account. Teka lang, abangan niyo si JC, magbablog siya at i-introduce natin yan sa inyo. Kasi sa next interview natin kay JC, yung vlog niya. Yung Team Kapatid, abangan niyo. Ayun, Team Kapatid, ayun, charity, ano yun, charity vlog. Tapos, shoutout, bago pala matapos ng video na to, shoutout pala sa mga mapya dyan, sa Bagong Silang, sa pinapangunahan po ni Jer Clemente, ni Papa Samboy, at yung mga tropa dyan sa Camarines. Okay. Maraming salamat, JC, sa pagtitiwala mo sa yung kwento, yung magandang kwento, ha? Sana kapulutan ng aral ng mga kabataang tulad mo. Okay, thank you.